increase appetite mo. Kasi kung malugi ka, you still have more time to bumawi. For example, you're a businessman, but you're already 75 years old, 80 years old. So, mas egoista yan ng mga negosyante compared sa mga batang negosyante. That's, tama po ba, attorney, na pag mag-business, dapat 100% nakikita? Yun ang dapat goal mo. Mm. Goal mo, but sometimes, hindi yan matutupad. Goal mo lang yan. Kasi if you enter into a business, dapat, kung pumasok ka sa negosyo, dapat kikita ka. Huwag kang pumasok sa negosyo pag malugi ka. Yun ang goal natin. But in business, in reality, hindi lahat ng negosyo kumikita. Minsan, swerte ka, kumita. Minsan, hindi. Minsan, ngayong taon, lugi. Next year, bumawi ka. Then the other year, dun ka palang kumita. Pwedeng ganon. In business kasi, there is no such thing as guaranteed income in business. Kasi kung guaranteed income yan, lahat tayo magne-negosyo. But hindi lahat. Minsan, may mga negosyanteng nalugi. May mga negosyanteng kumita. Daming factors kasi ang negosyo. So, ibig sabihin, if you enter into a business, not all the time, 100% kumikita ka. Alright. At napaliwanag mo nga ako, Mark, na nakaraan sa partnership, the more the risk, the more the profit ibibigay mo sa partner mo. The more the risk, the more the profit, but not guaranteed may profit. Mm. Kasi minsan, yung risk mo, yun ang dahilan na hindi ka kumita, maging malugi ka. Mm. So may mga ibang mga negosyante, for example, yung negosyanteng kumikita na, hindi na sila risk taker kasi kumita na sila. Ang gagawin nila, i-maintain na lang nila yung kanilang negosyo. May mga iba naman dyan, lalo na yung mga batang negosyante, risk taker yan. Mm. Kasi bakit risk taker sila? Kasi pag malugi sila, they still have time na bumawi. So depende yan sa risk appetite ng mga negosyante. Meron palang risk appetite? Yes, risk appetite. Ibig sabihin doon, habang tumatanda ka, yung risk appetite mo bumababa. Habang bata ka pa, mataas yung risk appetite mo. Sugal yun. Yes. Bakit yung bata ka pa, mas mataas ang risk appetite mo? Kasi kung malugi ka, may time ka pang bumawi. For example, if you are still in the 20s, 30s, or even 40s, risk appetite mo, mataas ang risk appetite mo. Kasi kung malugi ka, you still have more time to bumawi. For example, you are a businessman, but you're already 75 years old, 80 years old. So, mas egoista yan ng mga negosyante compared sa mga batang negosyante. That's the word, sigurista. Oo, oh, ganun yan. Ngayon ko lang narinig yun. Mayroon kayo natutuhan mga kababayan. Risk appetite. Risk appetite. Yes, siyempre, ang panahon kasi, Kuya Mark, yung time, yun yung pinaka-essence, di ba? Mm. Time is of the essence. Oh, ganun hindi yan. Mo maibabalik yan. Kasi ang negosyo, hindi lahat ng pagkakataon kumikita ka. Minsan kasi, may lugi sa negosyo. Mm. Not all the time.